Next question. Pangalawang tanong. Susuko na ba kung pagod na? Hey yo, what's up? It's me, Adrian, and welcome back to my channel. So for this video, nag-message ako sa iba kong friends if may questions ba sila sa akin. So let's start. First three questions ay galing kay Sophie. So let's start. First question, number one. Anong namimiss mo ngayon? Namimiss ko ngayon is yung college friends ko sa UST. Kasi tagal ko silang hindi nakikita. Gusto ko na rin silang ma-meet, mayakap. Kasi miss na miss ko na talaga. So hindi ko pa ulit sila nakakausap dahil mga busy na. Next question. Pangalawang tanong. Susuko na ba kung pagod na? Bakit mo sisimula ng isang bagay kung hindi mo kaya tapusin? Charot. Siyempre, okay lang naman mapagod. Okay lang din naman sumuko. If pagod ka na, and alam mo naman na binigay mo na lahat, ginawa mo na lahat para sa bagay na yon or sa para sa tao na yon, okay lang naman na sumuko ka. And if naman nagdadalawang isip ka kung susuko ka na ba or pagpapatuloy mo pa, mag-rest ka kaya muna. Diba? Kapag pagod, nagpapahinga. And dun, kapag nalinawan na yung isip mo, dun mo malalaman kung susuko ka na ba or pagpapatuloy mo pa rin yung laban na yon. Next question, bakit kailangan ipagpalit? Bakit nga ba tayo pinagpapalit? Siguro kasi hindi tayo sapat para sa tao na yon. And main reason, hindi siya yung para sa atin. Siyempre kung yun yung taong para sa atin, hindi naman tayo niya ipagpapalit. Kahit makita pa yun na mas maganda, mas gwapo. Kung mahal ka niya, di ba? Okay, next. Galing kay Rao. Biggest regret in life. Siguro yung pinagsisisihan ko sa buhay ko, palagi kong inuuna yung iba. Palagi sila yung priority ko kaysa sarili ko. Na parang yung love na gusto ko, binibigay ko sa ibang tao, pero hindi ko nare-receive. Kailangan din minsan, unahin mo yung sarili mo. Self-love, kumbaga. Kasi hindi mo mararamdaman yung love or hindi ka makakapagbigay ng love sa ibang tao kung sarili mo ubos na. Kaya, yun. Sarili muna, bago iba. Hindi masamang unahin ang sarili. Next question. Galing kay Pat, bakit di ka crush ng crush mo? Di ko rin alam. Tanong kaya natin sa kanya. Next question, galing naman kay Miljan. Name all your dogs. Yung aso namin, meron kaming aso dito sa loob at doon sa labas. Tatlo yung aso namin dito sa loob. Si Pepper, yung aso ko talaga. Tapos si Maxi at si Chestnut, aso naman ni ate. And yung mga nasa labas naman, si Juanito, si Cola, si Blessing at si Archie. May mga aso kami na namatay and nawala, hindi na umuwi. Sad. So, ayun. Next question is, huwag ko daw sabihin kung sino siya. Si Tuchar. Do you think, sa tingin mo, kung naging kami pa rin kaya ngayon, ang selfish ko sa part na gusto ko kami para sa isa't isa, tapos siya wala namang plano para sa akin.
ko rin alam. Hindi. Siguro, depende yan sa inyo kung paano niyo i-handle yung magiging relationship niyo if ever na naging kayo. Siyempre, iba pa rin yung kapag kayo mismo yung nag-uusap compare sa mga taong nakakakita lang sa inyo. Kasi kami hanggang advice lang kami, ganito, ganyan, kayo. Kayo talaga yung nakaramdam ng feelings. Mahirap kasi kapag ikaw lang yung may gusto doon sa tao. Ikaw lang yung mag-make move. Ikaw lang yung magpaparamdam, tas sa kanya baliwala lang. Siyempre, dapat isipin din natin yung sarili natin. Na alam naman natin yung worth natin. Dapat alam mo yung worth mo. Dapat alam mo yung halaga mo. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, ipaparamdam niya yan sa'yo. Paulit-ulit. Tsaka, ang hirap naman ito. Huwag tayo mag-settle sa tao na hindi natin maramdaman na mahal tayo. Kasi may mas deserving na tao para sa atin. Next. Galing kay Den. Paano ba tumagal friendship natin kahit di naman tayo nakikita and also in the first place, hindi ko nga maalala paano tayo naging close. Siguro yung key para sa mga long-lasting friendship. Siguro kaya tumagal yung friendship natin kasi alam natin yung limitations natin, alam natin kung saan tayo lulugar. Alam natin kung kailan tayo kailangan. Hindi naman kasi kailangan yung oras natin lahat para nasa isa't isa eh. Kasi syempre may sarili tayong buhay, may sarili tayong mga ginagawa. Kasi alam natin sa isa't isa na naiintindihan natin yung isa't isa. Palagi tayo nandyan. If ever na kailangan mo ng tulong ko, kailangan mo makakausap, and ganun naman din ako sa'yo. Yun lang. Huwag tayo masyadong mag-demand sa kaibigan natin kasi hindi naman natin hawak yung buhay nila, yung oras nila kasi may sarili din naman silang buhay. Next. Advice para sa mga plano mag-shift. Kung mag-shift ka ngayon, dapat siguraduhin mo na yan na talaga yung gusto mo. Kasi ang hirap ng shift ka ng shift eh. Parang, oo, sayang oras, sayang panahon. Kaya dapat, bago ka mag-shift, pag-iisipan mo talagang mabuti kung yun na ba talaga yung gusto mo sa buhay. Para naman ma-enjoy mo, tsaka kung ano kasi talaga yung gusto mo eh, dun mo makikita yung sarili mo. Dun mo makikita yung kung nag-e-enjoy ka ba, kung masaya ka ba na ginagawa mo yun, kung mag-grow ka ba dun. So, dun na po nagtatapos ang vlog na to. Sana may natutunan kayo. Sana naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko. May natutunan kayo. And so on. So, thanks for watching. See you next time. Bye. Na, siguro kasi, siguro. Wala akong namimi. Savior! Siguro kaya tumagal yung friendship natin. Elisha, ingay mo!